Radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Huwebes na pagkaaldaw. Fetsa 23 na ngunyan ka na Febrero taon 2023. St. Jude ngunyan, sugabustabing devotos ni St. Jude, may pagkakataon makapagpasalamat sa oraldaw na pagbuhay-buhay na intersesyon. Diyan po baga sa lapu-lapu ang simbahan ni St. Jude. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Kasabay man dyan po ang paglaom na idinretso man tabi nindo po ano na dakol na nagdarangog kasubago ang pag-antabay-tabi man sa tingog kan banwaan. Sana po yaong paano sa mga nagkiterex, nagarapod, tabi. Sa inman na parte, lalong-lalo na sa sentro kan Legazpi, Diyos marhainal daw mapusa indo tingog kan banwaan man nag-imbitar. Pati na po sa Albay District, sa mga taga-daraga. Diyan sa daraga, maray na aga sa Petron Gasol, Petron Top Gas Gasol. Diyan sa kay Ato Lim, Sir Ato Lim, sa Petron Gasol, ha? Sa daraga, sentrong-sentro, kataning kan sa udan sa Petron Gasoline Station. Sa rapo-rapo, kay sa lapu-lapo man tabi, diyan kay kumpadreng Jun Pitero, marhay na aldaw sa Indo. Pati na sa gabos mo na mga paraang tabay dyan kay Kapitan Espiritu, sa gabos na miyembros kan konseho man dyan sa inman na lugar, Dapdap, Buragwis, Rawis, dyan sa San Roque, Manayoli kay Kapitan Yole, maray na aga dyan sa Pawa. Uso sa tuya man ang mga sadiring tao dyan sa Good Luck Novelty, as in sa Gold Street, si Madam Pilar Akendi, maray na aga. Siyempre, sa tuyang amiga man, ha, si Madam Beth Costa, kang Costa Enterprises, diyan sa Sentro kan Legazpi, maray na aga tabi, Madam Beth, siring man sa familia. Katuwang ta dyan sa Luwa, sa First District, good morning sa Indo. Ah, yaon dyan si Pading Jomar Bienan sa tuyang koresponsal. Nadadangog po kita dyan sa First District, sa Tabaco Particular, sa 106.1 WGBFM. Kay 106.9 WGBFM. Maray na agad dyan sa Indotabi, sa Panginginot yan ni Station Manager Dex Velez. Sa Segundo Distrito, yaon po kumpadreng Al Joshua Anz, sa Manibela Henry Mata. Third District pa ding Jimmy Nasalita, and siyempre ang sa kuyang kapartner ngunyan sa technical control sa samuyang broadcast po sa Radio Traditional Radio Region Wide, kumpadreng Nal Baldo. Pati naman po sa broadcast na inabutkan sa muyang puwersa sa luwas kan Bicol, yaon dyan si Pading Nal Baldo. Sa newsroom, News Director Mar Dela, asin si Angel Mustasa, katuwang si Jen Matthew Balyaran. Para po sa padagos na sumadakan mga istorya sa lado lokal, pati na po ang mga istorya sa lado nasyonal, internasyonal. Kasabay man dyan si Jimos Barrios sa samuyang social media page. And siyempre, sa samuya pong IT, broadcast ni Mantabi worldwide, netwide, online, sa Facebook, DCGB News Online, and siyempre sa YouTube, DCGB Legazpi City Philippines. Kasarabay na dyan po si Richard Astor, asin si Tresya Marie Litana. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong public information officer ng bayan, ang PIO ng bayan, si Pio Fernandez. Good morning po from the Philippines. Ano dyan sa mga nakaantabay sa samuya man pong Facebook broadcast worldwide, netwide, online,
Ah, pwede ka mo dyan tabi, magpaabot man kan sa induman na paramdam kumbaga, pa-inspire, na yao man ka mo nag-antabay-tabi, ah, dyan sa samuyang comment section, dyan sa DCGB News Online, or sa sakuyang number tabi, sa Smart 0961-759-0888, Smart yan, and sa Globe, 0926-0156-020, that 0926-0156-020 sa Globe. Okay, sige, so yan tabi ha, ang sa kuyang mga numero, ano, and so bareta baga tabi ngunyan, oh, maray na aga tabi, ano, kay kumpadreng June Pitero yan sa Lapu-Lapu, and siyempre kay Kagawad Alvin Gapayaw dyan sa Barangay Bitano, kan Legazpi City, ano, maray na aga tabi dyan sa Saimo, Sir Alvin Gapayaw, Kagawad Alvin, and siyempre so sa tuyang paradangog ma dyan, si Madam Merly Caceres, yun tabi sa kuan, sa Bitano. Okay, sige, tabay may i-informaran lang po ako tabi na nag-upload kita sa programa, ano, tanganing tibaad available na po tabi ang sa tuyang pwedeng makahuron ngunyan, and uy, good morning man tabi sa tuyang mga paradangog dyan sa Catanduanes, sa tuyang Lupang Tinubuan, ha? Yan. Good morning tabi niyan kay Governor Buboy Kuwa, sinsa kay Vice Gobernador. Yan. Sige, tabi. Yan, madali, ha? Na po. Tabi. For, yan. Sige, tabi. Yan. Oh, saan na pa nini? Yan. Ano? Sige. Okay, tibaad lamang ha. Sige, di yun na po tabian, ano? Ah, na putok na bareta, kasubago pa, nailuwasta na iyan na aga duman sa programa ni VP Henry. So, pagkaka retrieve na o pigre-retrieve na ngunya na mga bangkay kan apat na pasaheros kan Cessna plane na dyan buminagsak sa may crater kan Bulkan Mayon. Yan. As early as kasubanggi na matanga, sige naan si Ribut-Sibut oro iristoryami o sa text, messenger, gabos, nara Dr. Cedric Daep. And yun na nga niyan sa madaling sabi, maski matanga, this oras ang pagkabanggi, grabe ang eagerness kan sa tuyang mga members kan rescue team, lalong-lalo na suwayaon sa advance sa group na maabot man lamang kunta na may buhay pa ining mga pasaheros na yan kang Cessna plane, ano tabi, kaya lang to no avail, ano, yan. Ang inisyal na impormasyon basado sa dispatchos na ipinagpaluwas ni Alcalde Caloy Baldo, parang birilog pa man su cadaver, ano, yung lawas kan mga pasaheros because of the conditions dyan sa itaas na medyo malipot, and dahil naman masyadong iabot ni na mga insekto o mga hayop na pwedeng makunso, dut-dut kaya nalawas kan mga bangkay, ano. And itong sa initial na informasyon, itong su mga lawas nakuha siyempre sa luwas na kan eroplano, and pinagigibo na po ngunyan as we speak tabi yung dipisil ng porsyon na pagbaba both kan mga rescuers, retrievers, karga iyan na cadavers. Takungura no ka-exciting ang pagsakat basado sa mga mountaineers na nakakahuron niya to.
dyan sa bulkan mayon, mas dipisil, Kumpadre Nald, ang pagbaba. Mas delikado. Tayao na dyan, so pwedeng tumambling ka na sana kung masala ka kan sa imong positioning kan lawas, ta very steep bagayan, inclined ng marhay. Pwedeng dumarusdus ka kung dahil mo makontrol an sa imong lawas, dahil mo ma-positioning marhay ang titikmakan mo kung papano. Plus, the fact na igwa pang karga na kadaver ining sa tuyang mga rescuer. Kaya, we pray for their safety tabi, ta talagang delikado po yan na marhay man. Ano? And compounded by the situation na ang bulkan mayon nasa alerto level numero 2. We must remember na iningani na pagpatukad kan mga rescuers dyan is without the express consent kana Fibox and the provincial government of Albay sa pamayo mismo ni Governor Grex Lagman, Attorney Grex Lagman, nagpahayag siya, we will assume full responsibility of any consequences na daitaman pighagad na pwedeng mangyari sa mga rescuers in relation sa pagiging alert level 2 kan bulkan mayon. Tapag alert level 2 baga, bawal ang paglaog sa designadong permanenteng delikadong lugar, PDZ, dyan sa bulkan mayon. Nya sa kataig, wa kitang piga sisibutan kunta ng maisalbar na buhay, kaya diretso nagmiriting si Nara Dr. Cedric Daep, no, pati na si Alcalde Caloy Baldo, yung ground commander, diretso. Kaya yan po tabi, pinagmaniugutan. Ano, imagine the difficulty na kung sa indo pong nadadangog kasuhapon, araw kayo ng mga oras, nai-interview niya to si, sino ba yun? Si, parang si Dr. Cedric Daep yata yun eh. Almost 900 meters away na lang sinda, ano, kanakalis na mga aldaw, and pagkahapon, oh, almost suginapang sana, nasa 600 meters. Yan, nagluluwas na 100 meters na lang per hour ang sa indang nakakayanan na gapangon kan mga rescuers. Sundo na suhapon na nasa 300 meters away na lang sinda, duman sa crash site. So, that's how difficult yung terrain na pinag-agihan kan sa tuyang mga rescuers, ngunyan retrievers na lang na dyan na yaon dyan sa may pamayukan bulkan mayon tabi. Ta ang terrain na iyan, so pig-agihan nga ninda, terrain na daipaman inagihan ng tao, sinda na inot na nag-agi dyan, ginibo, ang gabos na medyos, kaining mga able-bodied, capable na mga rescuers niya to dyan, saro dyan si Sir George Cordovilla, pabalik-balik na yan dyan sa taludtod, as in sa bunga nga kan bulkan mayon, pati na itong sa mga rescue units, kan Bureau of Fire Protection, buda mga able-bodied guides dyan na kasabay kan rescue team. Ha? Sige, ngunyan alas 9:30, may nakatalaan man na press conference na gibuhon si Alcalde Caloy Baldo and Ground Commander kana kamalig para mas na maaraman taan mga detalyes pamanungod sa siring na bagay. Dyan muna kita kay Kumpadreng Jimmy. Isihon ta ang mga latest kay ni Kumpadreng Jimmy. Thanks for waiting. Good morning. Yes. Salamat tabi pwede. Iyon ko sa minalog na kutan ako digdi sa Operation Center kan MDRR mo kamalig. Nasiripan ko naglaog si Sir Cedric Daep. Bawal ngunan media. Iyo, tamakuan ko na sinda dyan, parang ma-recap kan mga nangyayari, then iluluwas na ninda yan so, sa indang statement kaan tabi, Kumpadreng Jimmy. Yan. Oo. Pag-una, kuduriritso lang ane ako, pinaluwas kilaray ako. Ako nito, hali sa ka, civil security, civil... Aviation Authority of the Philippines, ba? Patakat naman, digdi. Kaap? Nadadango ko, digdi niya. Yung sa laog, nasiripan ko, kompleto na mga ahensya kan gobyerno. Yung digdi, mantang so, kadaklan kan sa to yung mga pag-iribas sa media industry. Yung digdi sa baba, tabi, pari. Kada digdi niya, may nakasetup, nagsetup na digdi ka na mga
kameras and may lamesa na digdi sa baba. Most probably digdi sa babaan press conference na mahiwas. Okay, sige. Siguro ining sa taas, which is dayman ako pinalaog, gari briefing ini. Iyo, iyo. Sa kung ano ang niluluwas na mga informasyon. Sararuan sa natabi pa rin. Iyo, tatawan ni kang prioridad kumpadreng Jimmy. In fact, pagkatapos mo, may did pa kitang tatawan na punto din mahanap buhay kaming buwelo. Tanganing pag-signal mo, ika ang priority tabi kumpadre Jimmy. Pareho kasu audio kasu hapon, magayunon sa audio mo kasu hapon sa press conference. Sige. Sana may sound system degrees. Pero ikaw ganoon. Nag-prepare na ngayon yung degree. Okay, may nakahuron ako, kaso bang, may briefing na daan, constant communication sa atas, all for subject for validation niya to taon-taon. Sabi, bako pa man mabata? Iyo ta, ang initial na impormasyon na ipinagpaluwas na nakuha niya to is birilog pasulawas because of the condition baga dyan na malipot baga kumpadreng Jimmy. Iyo, so, location na yung inabot me. Dito sa seminar in feed, malipot na. Roger, kopya tabi kumpadreng Jimmy. And daiman na aabuto na daw ito nin mga hayop o mga insekto na pwedeng mag-distort sa kabilugan kan lawas. Kaya na-preserver yata yung apat na lawas kan mga pasayros. Over. Right. Oo, sige, sige. Okay, so yan tabi pwede. Abangan na lang ang mga taga-tabay niya to ang dalagwan kan press conference. Mm-hmm. Schedule ko niya na pagka-aga. Jimmy na salita, DCGB niyo. Salamat kumpadreng Jimmy on assignment diyan sa padago sa pagtugay-gay tanganing magkaiguanan ni initial na closure yung mga kabanata kan pinagsubaybay niya tong ina trahedya digdi po sa probinsya ning Albay. Now, the focus is tandaan po nindo kan nakalis niya tong coverage, magpun ka nakaaging semana, Sabado, Domingo sagkod ko niyan. Nadudominar nga na sa rescue and search and rescue operations kang early part ano tabi. Now it's search and retrieval yon. Ibagay ni piga para gamit ang terminos kada bes na iguanin kalamidad na minaagi digdi sa satuya imaging sa Pilipinas sa samuyang mga bareta sa samuyang mga pagdiskutir kana pagsubaybay kan istorya. Pag search and rescue patabi ang klasifikasyon kan mga riskan mga responders emergency management personnels pag search and rescue tandaan nindo pag search and rescue ang pigagamit ming terminolohiya yaon pan posibilidad na makukuha ang mga pinaghanap na biktima ning kalamidad na buhay halangkaw ang possibility kayan pero pag ambareta mitabi budang terminolohiya ang pigagamit minadigdiman sa broadcast search and retrieval yan na po an makukuha ka yan most probably and makuha na ngani gada na po na persona now kasubanggi iyon na po yan so sa muyang mga komunikasyones man na pigsusubaybayan search and retrieval na apan touchdown kan itong so nagretrieve na grupo dumanasinda po nagpaaraga dyan sa taludtod kan bulkan mayon risking their lives taking in consideration alert level to tabi kita. Now, massive na naman kaanan hururon sa pigpaparataram tabaga ka ito sa mga coverage niya to may relasyon sa si incidenting ini. Massive na naman ang atensyon ang hururon ka iyan on what really happened. Diyan na malaog so istorya kunata ta suminalpok o suminabog ang eroplano ay naitapok dyan sa bulkan mayon. Duman sa Estados Unidos de Amerika, igo kang tigapod na NTSB, National Transportation Safety Board. Iyuan ang minaimbestigar sa araw kay ng mga air crash investigation. Gabus na ang gulo, ultimong turnilyo nga ni, pinag-examinar iyan, kumbaga sa lawas kan tao, anong apod ka yan? So, autopsy. Yan. Duma na didetermineran kung kulang na sa groove kan, tornilyo kan, sarong parte kan na makina o parte kan eruplo, communication systems, fuel systems, hydraulic systems, gabus yan tabi.
pigdadisek dumang kang NTSB. Tanganing madeterminaran what happened kung nata tanag-crash ang aeroplano. Digdi man sa satuya, yaong dyan ang Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. Under dyan sa CAAP is yung AAIIB, Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board. Iyo yan po ang nagpupuunan ngunya na mag-imbestigar what happened on that tragic day sa Cessna plane. Now, igo akong babasahon tabi na major newscast niya mo kasubagong alas 6 na nagunukan sa muyang newsroom sa pangyanot ni News Director Mar Dela, mga statements na po ini coming from Civil Aviation Authority of the Philippines. Ta, dyan na po, paha, aram niyo ang paha, uhaw ang tao, curious ang tao, na maaraman nata tanangyari yan. Ano po ang sequence, chronology of events? Suminabog bango na mid-air sa aeroplano, as in naitapok sa nasudibridyan sa may bulkan mayon, or suminalpok sa aeroplano? And nata ta suminalpok yan. Igo baga kitang nakahuron si dating Gobernador Al Francis Bitsara. For all you know, tabi, bira nakakaisa kong kaini, si Governor Bitsara is a licensed pilot. Ano? Although kan makahuron ta on air, sabi niya, dae pa siya nakarenew kaso sa iyang lisensya. Pero ang lisensya na, dae man pig-revoke pa. Piloto iyan tabi. And ang pigpapalayog niya, Cessna plane. Yan. Ngunyan, hinapot niya to si Governor Al Bitsara dati baga ano. Niya ko, what are the probabilities? Ngayon piyo, puro sa na ini probabilities, speculaciones, taan mapaluwas ngayon kan posibleng mangyari talaga kung ano, is the authorities. Pero arong ngayon kayo sa kuyang pahayag kaan. Bilang piloto, tama nga itong kaputa, natayaon dyan sa Mayon Volcano, an aeroplano. Suminunod daw ngayon ini sa flight plan. Tan mga aeroplano, basado sa mga piloto, bago yan malayog, masumitir yan, magibuning flight plan. Origin, destination, pirang altitude ang itatao sa imo kan Civil Aviation Authority of the Philippines, kang control tower. Pag take off mo, kung maklimb ka sa certain altitude na siring sana, then mawala ka or matuo, gabos iyan tabi, flight plan. Susunodon mo itong flight path, suagi, sudalan mo, su highway mo. Tanganing day magburungguan dyan. O, ang sabi ni Governor Al Bitsara, es posible ngayon na posibleng mabuelta ngayon or nag-deviate sa flight path? Tananata ngayon, ang unusual ngayang agi, bako ang lugar na iyan. And day dapat ngayon magpararani sa mga arukan na bulod ta because of the aerodynamics ang paros dyan, day mo madeterminaran. Remember, ang mga aeroplongani na naglalayog, dahil baga minarani dyan, maski ang mga helicopter, dahil masyadong minarani, kusugan sa nakibuot. Yan, nakakasabay man kita paminsan sa chopper dyan, pag nag-aerial, yun lang. Alagang minatutok ning tulo dyan, pero madalian yan, mga 5 to 10 minutes lang po yan. Okay. Now, iyo yan ang mga nagbuburutwa. What happened? Now, may babasahong kita na news kasubaagong alas 6, sabi digdi, pighihiling kang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang anggulong pilot error sa pagbagsakan Cessna plane sa Kamalig, Albay. Sigun kay CAAP Deputy Director General for Operations Edgardo Diaz, na base sa posisyon kang wreckage kang Cessna plane, dainag sunod ang piloto sa designated airway pasiring sa Manila na pigapod na Whiskey 9. Mga kwan ini, mga terminolohiyang gagamit kan mga nasa control tower as in komunikasyon sa piloto and vice versa. Okay. Nagluluwas na imbes na magliko sa wala ang aeroplano, nag-agi ini sa tuo mantang nakaposisyon sa northbound. Nagngangalas man si Diaz dahil ang buminagsak na Cessna plane nakuha sa restricted zone.
Sinabi niyang ang training kan mga piloto iyo ang likayan ang mga mabulod na parte dahil makusog ang paros digdi. Sinabi ni Diaz na afuera sa posibleng may diferensya ang eroplano, sigurado ang kakulangan sa ensayo o training ang kausa kan pagbagsakan eroplano. Alagad, alagad, piglinaw ni Kaap spokesman Eric Apolonio na ang pahayag ni Diaz bako pa ang pinal na resulta kan investigasyon kan sa indang mga investigador. Ang statement ni Diaz base sana sa kaaraman as in experience ka ini bilang veteranong piloto. Yan tabi ano. So, those are all possibilities and probabilities. Ano? Yan, dyan na po masentron naman ang hururun kan sa mga maabot na aldaw tabi. What really happened? Yan. Ta, ano ba? Pilot error? Or suminabog mo na bago naitapok yung debris? Or suminalpok dyan sa, kuan, sa bulkan na yun? Nasabi nga ni Governor Al, sarong piloto, dyan ngayon sa cockpit, ano, pag zero visibility na dahil nahihiling ka na piloto ang sayang pigagihan, kunigo ngayon medyo, kung hababa na ngayon aeroplano na may masasalpok na object, bulod o kung ano pa man ngayon, minawar ni ngayon, terrain, pull up, yan. Tanganing so piloto, mag-pitch up kan sa iyang aeroplano. Ano, sige. Standby muna tabi all units ta nagapod na po ang sa tuyang gobernador si Attorney Greg Slagman para mas na makuhaan niya to ang provincial government man bilang siya ang hepe ekotibo gobernador may relasyon sa development na ini na yun na nga ni mamundo na kuang gadan so apat na mga pasaheros ka nagbagsak na eroplo dyan sa bulkan ba yun. Governor Grex, maray na agad tabi. Thanks for calling. We're on air sa BCGB tabi. Hey po. Diyos maray na agad po. Good morning sa Kamusta Kapital Bayano na nagtatungog sa programa tabi nito dyan sa BCGB. Good morning. Opo. Governor, we will be listening sa statement mo tabi as governor sa developments ng ini na medyo mamundo baga so retrieval operations na niya to. Over. Hey po. I confirm your statement earlier na nagugo po na talagang na-confirm na ganun po su tulong pasahero sa su pilot kang Cessna plane and then ang sutuya tabi na status mo niyan bukod na search and rescue. Retrieval operations na po kitang mo niyan and kuya ko tabi magpasalamat sa mga talagang takulo ng mga volunteers ta. Araw po kay Kapitan Sigovia kan Barangay Anduling. Tatuman po sa parang ang duling maagis o ano eh, mga ano ta, retriever staff. And may ako tapang ipaabot sa Kumusta Albayano na bako tabi ining simpleng trabaho from sa campsite tabi nila duman sa Anuling, it will take 5 to 6 hours one day para ma-retrieve tabi sa mga bodies. As of last night po, na-confirm na talaga ining pangyayari na talagang gadana po, that to say, so apat na tao on board that plane. And hindi mga tawag hindi, grabe po ang pasalamat ko kay George Cordovilla, ang stayang mountaineer sa EDC po for providing the resources sa mga air assets na po itong Navy helicopter na nakuha pang provincial government of Albay. And of course may ako tabing tawag talaga din ano man, pasasalamat ang stayang APSE mo sa ang province of Albay po ang nag-undertake ang mapping. Doko lang ang tabing balbi ang mapping para po sa guidance and coordination sa mga rescuers arun po kay Roderick Mendoza na priming on board sa mga Black Hawk helicopters to take pictures sa siyang high-powered camera. Aram mo po, dumansa po sa pagtuon kaya yung problemang ini, si Colonel Abad, priming yaon dyan ng nagabang man, dumansa po sa technical operations group ta, Region 5, dyan sa airport, sa old Legazpi Airport, pipingawan matabi dyan si Dr. Cedric Daeb na talagang on board sa Australian Embassy na pwede matabi na ipag sa tuya, communicate, pero yan, mostly ano na sindang mo dyan.
sa Energy Development Corporation or sa EDC, I confirm what you've said earlier, talagang pinilap ang status na, retrieval na tinakita mo niyan. Gob, kung igwa katabi nin mensahe sa Australian government, Australian people, manungit sa siring nabagay, go ahead po. Okay, I want to condole with your citizens that have perished in this very unfortunate air accident, and I want to assure you that the province of Albay will do everything to help in the post-investigation report that will be undertaken by TAAP. And in this post-investigation report, the proper debriefing will be done, and you can always send your representatives from the embassy, from your embassy, to be a part of it. To be part of the debriefing before the actual post-crash investigation is undertaken by TAAP. Okay, so we have done our best efforts man tagi atabi group, including sa Mayor Kaloy, Kamalig, yes. Tabi, oo. Yes, after I'm just passing by Kamalig, en route to, my other events, I want to take this opportunity to say thank you to Mayor Kaloy Baldo. Ang dami po mga news dito, UNTV, hindi ako nang gabis mo nag-agi mo niyan sa Kamalig Municipal, hall along the highway, and natami pong tao dito ngunyan, Waridio. Opo. And I know that anong tapag mo pong probinsya, we always make sure na may mga food, tatabang kita sa food, and of course sa mapping. Yung mapping po, takulao na bagay kong operations. Gob, can we categorically say na we have done our best within our means, tabi Gob? Yes, we have done our best, and I would just like to underscore the fact that this would not have happened without the provincial government of Albay taking full responsibility for this effort, because it came to a head, Manuipio, na habubok ang mga agencies na involved na mag-initial kainin search and rescue. They wanted me to take full responsibility first for anything that will happen in the search and rescue operations, and up to now, up until the retrieval part of the operations is concluded, I will take full responsibility, and we did that naman. So kay Puan, maraman matabi ka mga Albayano na ikaw matabi talagang tukulao na ambag man ang sindong probinsya sa effort na ini. Gob, so para sa mga rescuers po, prayers niya to ta, di, mapagal ang mas lalo pagbaba, tabi, go ahead po. Yes, doubly hard, because they will, so dead weight ng mga bodies, karamdaman is heavier than the actual weight po ang tao buhay. So, kung consolation man ini, it will take 5 to 6 hours going up, palagi ko po, going down, baka mas matagal. Hindi ko po masabi kung gano'ng mas matagal. Pero ang gusto ko lang pong sabihin na lang natin dito, consolation, yung state of decomposition po ng bodies, mga 1 day pa sana because of the relatively cold environment ang crash site. Paski we're on the 5th day, ang sabi po ni Dr. Cedric Daep na hindi pa po decomposing bodies, parang 1 day pa lang, 1 day pa lang, 1 to 2 days pa lang ang sabi niya, exactly 1 to 2 days pa lang ang state of decomposition. So madali po itong ma-identify. Sige tabi Gob, once again, so sa inyong statement para sa Australian people, go ahead po. Okay, on behalf of the Australian people, I would like to extend my deepest condolences to the families of those who perished in this air accident. I would like to assure the ambassador of Australia to the Philippines that the provincial government of Albay, to its governor, yours truly, is always upset about what's happening, and we're doing our best, our very best, to assist in the post-crash investigation with respect to the data and other technical issues. And subimanman, siyempre, sa kababayan niya to na Pilipino, the pilot and the airline mechanics, sa relatives niya, go ahead, tabi Gob. Arap-tabi nito, if I can mention his name, si Manager Gino Arcangel of BDO Tabaco has been very worried about this, because may familial relationship sila sa pilot. At any rate,
muya ako tabi yung magkondol sa family kang piloto. Buta kang katuyang kapapilipino na kiriban man tabi duman sa flight. Pasensya na, di ko pa ma-identify sa pangangaran. May ba akong clearance to actually say their names. Pero rest assured na di ba paabot ka sa muyang condolences sa mas tangible na paagi. Mas tangible na paagi. Bukos na nasa aro kaya ning verbal na pag-extending condolences. Mm-hmm. God, salamat din Marhay Tabi and mabuhay ka Tabi. Apa. Mabuhay Tabi ka po, Manoy Pio. Thank you so much for allowing me this opportunity to inform our Albayanos through your program about what's happening. Mm-hmm. Thank you so much and God bless. Opo, mga tugang si Governor Attorney Grex Lagman nakaulay nga to manungod sa statement niya man bilang gobernador kan probinsya ning Albay. So he's confirming na retrieval operation sa sana and ikadua the provincial government and all the other attached agencies has done our best na maisalbar pa yan and ikadua the assurance and condolences duman sa familia both kan sa tuwing kababayan the pilot and the co-pilot and the airline mechanics and so Australiano mga familia man kayo both sa passengers and then sa tuyang kababayan the condolences and the assurance na an Albay will supply all the necessary cooperation sa post aircraft investigation oras Pilipinas 9:43. An oras hatod sa indo kang Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Redicon, ilabas ang multilakas. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tataposin, ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos with proper diet and exercise, Brad. 5 piso lang SRP. Uninab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the Third Center Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The Third Center Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the Third Seder meal. Tickets available at your local parish. Aray pero di bibigay. Haydilin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days.
Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silko Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayanin proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayanin proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala. Alala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo ng Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan ta at Tamanunta. Programang magtataonin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato ng Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Webes alas 11 sa kod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan ta at Tamanunta. Hatod sa indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life! Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay kuya nong tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay kuya nong tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ng papatok na siyang gustong gustong lutuin ang ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Ang shoshomay is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamathadog, sure nakikita ka best. Ay kuya nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix 40 Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix 40 Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure. Nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, apat yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo. So sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Butolan. Problema sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin
Ang sipon, headache, and sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ko, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neoza Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozeb Forte, para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorophenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozeb Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Theo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Kumpadre Nald. We will now be taking you duman direkta mismo sa nahuhugot mi na signal, both audio and video, sa press conference na pinagkukundusir po diyan sa Kamalig, sa Panginoot Kana Ground Commander, si Alcalde Caloy Baldocan Kamalig, Absemo Chief Dr. Cedric Daep, and ang sa indong madadamog po is the proceedings na po, buong-buo po yan, suspindido mo na niya to, ining sa tuyang bareta pang alas 10, huguton niya mo yung mga naka-DCGB News Online po, audio-video yan, sa DCGB naman tabi, audio lang tabi. Sige, ipasok na natin yan. Stand by para po kung ano pa po ang pwedeng gawin. Kaya ang buong team, buong-buo pa rin po. Yun lang po. Kung may dadagpo si Sir Cedric, and kung may tanong kayo, magpa-recognize na lang bago po mag-ganon. Sir Cedric? Yung process flow natin, Konte, may problema lang hindi sa audio, ano, audio sa video malinaw. Mahanap kitang ibang paagi na both clear ang audio and video. Kasi bago po, so statement ito, patapos na statement ni Ground Commander Caloy Baldocan Kamalig. And ipinagpasa na po ang mikrofono kay Dr. Cedric Daep, Kanalbay Public Safety and Emergency Management Office. So, lubog lang kaya yung aming audio, duman sa nahuhugot ning video, live feed. Ano, hali dyan sa Kamalig. So, we will try our very best na maging clear man ang audio sa radio. Ano, ta duman sa audio niya mo sa DCGB News Online and sa radio, malabog yung video, clear. Ano, sige. Pero yung audio, wala. Ano, it's 2x2 lang eh. 2x2 on air. Sa online natin, kumusta yung audio? Wala din, 2x2 din, o 5x5 ba? Okay yung sa online natin, pero sa kwan eh, sa radyo, lubog. Ah, sige daw tabi, paano ba yan? Na sistema, lubog sa radyo, pero sa online, kwan, medyo okay. O paano ba? Sige, try nga natin, pwede bang ipasok yan uli? Eh, try natin yung audio, sandali lang ha. Hugutun taning maray, na sa tuyang kwanjan signal both audio and video tabi yan. Sige, okay, sindalan lang tabi ni Doc, ha. Kung magdi-declare si Mayor ng termination, tapos na po ang aming responsibilities. Don't expect na lahat ng resources na yan. Sige, try to naglipat-lipat kaya kami digdini na posisyon. Okay, try ka. Kami mag-uumpisa. So, gagawa po ang munisipyo ng Abris account presenting the chronology of events from the very start up to the end. Gagawin po yan. Yun po ang ibibigay na sa inyo later on pagkatapos na yon, and then yung report. So, ang official report galing po dito sa municipality of Kamalig, and then sa other agencies, may kanya-kanya po kaming report doon sa kanya. Aha, sandali, sandali. At igkukonekta na tabi, ano, paano, ang kwan, audio. Na mangyayari. So, sa ngayon, receiver operation, ang lahat ng official information, manggagaling po kay Mayor Baldo. Thank you.
Okay. Si ma'am lang. Question and answer, Neneng. Sir, Irene Tarol po, ABS-CBN and Bicol.ph. Sir, what time po yesterday ninyo na-confirm na patay na nga po yung apat? And sino po yung nakakita kung doon sa mga labi nung apat na pasahero? Kung halimbawa po ngayon, hindi pa rin ba narating nung ano? Kasi as of yesterday, hindi pa po narating nung rescue team yung site. So, sino po yung nakakita? Actually, no proof of life na kasi nung mapuntaan. Siguro, kung matapos tayo, ipresento sa inyo sinong una nakapunta. Siguro, pakatapos na ng operation kasi nandun pa rin sila sa taas. Hindi pa po natin ma-present sa inyo kung sino po yun. Ibibigay ko na lang din po yan sa tamang panahon din. Pero sir, nakita na po talaga sila. Nakita, pinakita sa akin yung picture kahapon na yun na talaga yung nakasakay doon sa nag-crash na aeroplano. Nasa loob po sila ng aircraft? Nasa labas. Sige, si ma'am naman. Ma'am, sir, problem po ang UNTV niya, sir. Sir, liawin ko lang po. Kung nakita po, ang ibig po ba sabihin nakita, malapit sila doon sa site o malayo po yung mga nakakita? Anawantan. Okay po. Hindi mo mapicture ng malina kung di napunta. Okay po. Sino? Nandun lang sa area. Sa vicinity. Hindi naman. Ako na po, sorry. Ako na lang muna. Kasi nasa. Igil na lang ang mic. Can you describe how close the SAR team to the bodies of the four passengers at Cessna plane? Nasa vicinity din kasi imagine nyo niya na lang nagputok yung aeroplano, saan mapupunta yung sakay? Ganun na lang muna po kasi ikukuha na lang po natin. Ikukuha po yun doon. Ilocate pa nila doon sa gagawin nilang sketch. Pero hindi naman ganong kalayo. Opo. Tsaka yung ganong ano, description kasi may instruction doon yung investigation team kung anong gagawin na magpupulaw para sa documentation. Yung official pong information tungkol dyan, lalabas po yan sa official investigation report. Pero follow up lang po, sir. Follow up lang po. You were saying earlier and Sir Cedric that as at the moment, there's no timetable as to what time perhaps madala yung cadaver sa baba. And you said earlier mga gabi, sabi po ni Mayor. Yung po ang target ko, sa estimate ko. Pero pwedeng mas maaga o mas late pa din. Walang exact time kasi doon nga sa dadaanan. Sir, as to the as to pinpointing of the specific area perhaps from the camp 1, 2, and 3, where do you think is the appropriate camp pwedeng dalhin yung cadaver perhaps para madala masakay sa chopper? Ganito po yun. Kung marami tayong option, pati kami din nahihilo. Pero hindi alam po natin kung saan pwede ibaba. Kung saan pinakamadali iruba, doon po natin itata. Nagdedepende po yung doon sa nagtatala. Kasi tayo hindi natin makita sa bang magandang way. Ang daming gali sa mayon. Saan ba yung pwedeng madali? Siguro, pakatapos mamaya, pakababa, ipapa-explain natin doon sa mga nagbaba kung paano nila binaba. Okay, so as of the moment, di po natin sir masabi as to what specific area. Okay, yun lang. Siguro, one question, one follow-up. Siguro kung may kaunti pa, pwede pa. Kasi bigyan naman ang pagkakataon yung iba magtanong. Yun na lang po ang role natin. Tapos sa Radio Bicolandia. Hindi po malaman kung ano pong proseso ang gagawin pa natin doon sa maglaki. At kung kasama na po sa proseso, yung investigation mismo ng CAP, doon sa
ang request din ng plano. Actually, nabigay na ng instruction yung sumo bago nalis yung hukuman. Yung kahapay sarili naman silang investigation. Then, may request din yung family. Pinag-isa na lang po namin. Pero hindi naman po namin naikukapo yung lahat. Kasi yung ko may proseso. Baka yung family ayaw galawin. O, yun naman na yung kukonsider natin. Kasi may buti kong isang hindi naman talaga lang Pilipino. May foreigner. Ano yung kukonsider natin doon sa foreigner? Baka may request yung mga family nito. Ang naka-in-charge na rin po doon sa mga family, yung EDC. Sila na rin nagkocontact doon. May nabagito rin kasi kanina sa na wala na pang time, pero di ba nung una, kasi nasa alert level number 2 yung vulkan ba yun, at iningatan din po natin yung mga responders. Sa mabilis pong paraan, mga anong ilang minuto, ilang oras yung gagawin nga proseso, na-imagine na sabi ko, papunta pa lang doon 4 to 5 hours. Pagbaba, mas matagal doon. Yun ang kwadron. Kaya hindi natin ma-afford. Buti kong aeroplano yan, nakakukuha nila kung ano oras darating. Estimated time of arrival. Ito, hindi natin makakuha ng estimated arrival. Ako lang to, sabi ko lang, pinag-check ko lang sa para sa akin, more or less ganun. May i-describe lang ako sa inyong isang situation kung paano yung criticality ng yung situation ng mga retrieval team. May isang lugar doon na dadaanan sila. Imagine nyo na lang kung gaano ka-difficult talaga. May isang dadaanan doon na baka mas maliit pa dito. Isa lang na taon makakadaan at may hawak pa silang team. So, paano ba yung gagawin nila? May mga procedures muna silang gagawin yan bago sila dalaan. That is how difficult they are inside. Ganun po. Kaya mahirap magsabi ng time. Imagine nyo na lang, gawin na natin ganito kalaki. Ito, ang magkabilaan po niyan ay malalim. Napakahirap po yan. Check pwede ng retrieval team ang kailangan natin doon. Kaya ganun po ang situation kung bakit pwedeng matagalan pa po tayo. Sorry po, isa lang po. Kasasagutin ninyo, hindi. Alas na po talaga. Sabado po ng gabi. Kumusta po yung mga lumi? Kasi kung sumabo, bahala po kayo kung sasagutin po ninyo. Tapos ilang ang unang punong ginagaraan. Thank you po. This way na lang ang sagot dyan. Hindi direkta. Ang Mayon Volcano kasi malamig ang temperature sa taas. Kaya kung magkakaroon, ang tumbok siguro dyan na pwede kanon din ng iba, yung decomposition. Kasi ilang araw na, may nag-agree na. Ngayon, i-compare natin yun dito sa baba, mas mabilis dito, doon mabagal. Kaya unexpected, sana wala pang situation na hindi na pwede silang tingnan, pero expect natin meron ganun. Kaya lang, asigurado ko doon, kasi malaking temperature, hindi masyadong decomposition. Kasi kunti pa lang na araw, ilang araw pa lang naman, at saka malamig. Kaya makakatulong po yung temperature para ma-preserve yung mali nila. At saka doon sa may walang lakalaw, kung nandito yung sababa, nilangan na yun, di napagalis na yun, walang ibon doon sa Dunyaka. Yun ang kaduhon. Sige. Yes, Rosa Solar to hear of the CNN Philippines. What time last night po nag-shift ang operations from rescue to retrieval, Mayor? Actually, nagpo-post po ako after nung mag-dispatch ako nung pupunta doon sa taas. Can you tell us the time, please? Actually, nag-dispatch kami mag-12 na. Mga past 12 na tayo. Ganun na oras. Ganun na oras, nagtatrabaho pa po kami. So around past 12 in night? Okay. Next question is, what is the manner of retrieval? Do you still consider the time element now and the weather? Okay na consider naman natin yon. Okay naman panahon. Tuloy-tuloy naman. Process. Actually, Rose, ang kinoconsider namin doon, hindi lang yung
risky situation, pati yung weather, kasi fight yung weather sa risk, and then kasabay pa din yung pag-monitor natin ng parameters sa mayon. Yun po ang kinoconsider namin. At saka yung capacity ng ating mga retrieval team members. So, within the day, hindi baba? Sinabi ko na sa inyo. Pero ipopost ko sa inyo pagparating na. Para alam nyo naman. Alam ko yung inaabangan nyo naman yun. Yeah. Kailangan naman talaga ilabasin ni Jeff. Oo. For me personally kasi din, I've been a mountaineer once in my lifetime. And I know that, ano, narating ko ang crater eh. Nung paakyat kami, gapang kami dyan sa may knife's edge. At yung pababa kami, parang naka-rusdos na talaga lahat ng elements ng body mo, gagamitin mo na yung ganito. Yung kamang, tapos yung ganito, oh. Slide talaga, and very careful na kung baka may loose rocks na ano, and it will endanger your colleagues or companion pag pababa ka na. So, that part is very, very critical and dangerous talaga. Somebody told us na pwede rin ba namang yung sa forensics na lang, yung kanina na-touch yun na mayor, clarification lang po. May nakita po kaming forensic group ng PNP. Would anyone from ABC or anyone here allow bodies, yung cadaver, na matouch before madala sila sa baba? Sino po gusto niyang sumagot? Siguro sa ABC Sir Ed Jimenez or... Is it a protocol again? Before na mailagay sila sa body bags or whatever is the procedure, would it be allowed na matouch na sila, ma-examine or what? Yeah, unang siguro yung walang humpay na suporta at walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtulong sa atin na makuha yung ating mga kasamahan. Naniniwala kami na yung pumunta sa taas ay mga eksperto at na kanya-kanyang kapasidad at kapabilidad na makagawa ng mga tamang paraan para makuha yung ating mga kasamahan. So, we defer to the sound judgment ng mga experts nandun sa taas. At siyempre, nakonsider na nila lahat ng elements na yon bago pa nila umakyat doon. So, yun, pagdating dito, we'll take over siguro. Patuloy na pag-iyaw at patuloy na pagbibigay ng direksyon ng ating mga kasamahan na nandito ngayon. Sila yung mga eksperto at patuloy kaming hihingi ng tulong sa kanila. Yun. Hello, yun. Yor, good morning. Yor, may findings na kung ano ang cause ng pag-crash ng ano? Well, investigation pa ang CAP, as a CAP naman yun. Ah, okay. Thank you, thank you. Doon na lang. Sige. Mix po ito, Bureau of Fire, Multibase, Highway, UFCO, PNP, okay na yung mantis. Yung taga-ADC, then locals. Local. 179. 179, pero hindi yung lahat akyat. Yung first group, composed po ng PNP, yung SRU, yung ADC, then Bureau of Fire, then Mountaineers. Sila yung kwaton, mas bangga. Kasi may kanya-kanya silang tasking. Awali nila lahat. Lahat-lahat? 94. Ano oras mo ba sila na uncover yung body doon sa crash site? Ay, hindi pa namin report na ginagalaw na nila. So what are the nakita na? So what are the mode of transporting them sa baba, by air or by land? By land. By foot. Okay. So saan po yung possible drop off point? Ang sabi ko kanina, depende kung saan sila makakuha ang pinakamadaling daanan. Kasi sila nakakakita,
address kung anong area ang madali. Okay, okay. Actually, may magkatabi eh. May nagkayulay ng pasahero. Yes, yes, yun naman si Sedwi kasi ma-excuse mo na ako ta. Actually, speaker ako sa earthquake preparedness and mitigation. Dito pwede pabayaan ang province sa earthquake preparation. Okay, sige po. Yung tanong po, ulitin ko po. Thank you, Dr. Thank you, sir. Ulitin ko po yung tanong. Sige, sige. Yung curious daw sa posisyon ng mga bodies kasi baka may any chance of life pa nang bumagsak yung plane. Any chance na buhay pa sila na bumagsak? Gumagalaw pa po ba sila nang bumagsak yung plane? Magkakatabi po ba yung mga bodies na yon? O talagang iwang-wang yung mga bodies nang makita, matagpuan ng mga rescuers or responders? Imagine nyo lang po yung pagsabong. Pero lalabas po yan sa findings ng suko. Ano po yung sinabi nyo kanina na may magkatabi? Oh, may magkatabi doon sa pinakita. Pero yung pinakakopon nga na lalabas po sa investigation ng suko. Kasi sila po ang may kopon yung technical na pagbawal sila mas expert po doon. So, would you say na may chance pa na may buhay pa doon ang bumagsak yung... Hindi po ako makapagsabi kasi hindi din po ako expert doon. Siguro, nilagay lang ako as familiar. Hindi po ako doktor, hindi po ako kung ano man po. Kaya nandito kami doon, may kawatan na kami yung room. Kaya yung team namin, nagka-complement po dahil po sa kanya-kanyang capability. Okay po. Pero ito lang. Oh, sige, dito naman lang si ate. Good morning po, Sir Maria Lorenzo na po from Ako Bicol Online TV. My question is from EDC po. Sir, ngayon po, sir, na before po my question, nakikiramay po kami sa pagkakalagas po ng apat na empleyado niyo po sa EDC. This time po, sir, now po na... Kumbaga yung sinapit nila sa accident, sa plane crash. Ano po ang magiging hakbang ninyo dito po, sir? Ano po ang magiging action nyo now po na ito, kumbaga aksidente pong na binawian sila ng buhay sa nangyaring plane crash po? Una, maraming salamat sa patuloy yung pagdarasal at pagkisimpatya. Lalo na sa pamilya ng mga nasuwi at siguro sa mga kasamahan namin sa trabaho. Hindi madali ang nangyari. Isang tragedya nga kung nasabi na natin. Pero kailangan natin gumalaw, kailangan natin kumilos para mabigyan sila ng nararapat na pag-aasikaso. So yun ang inaasikaso namin ngayon. Mahirap para sa amin dahil kasama namin sila. Pamilya kami sa EDC. Lahat kami apektado. Marami kaming sites pero lahat kami ang meron sa nangyari at lahat kami nagdarasal na sana ay maging maganda ang resulta. Pero yun na nga, medyo hindi sumama sa atin ang nangyari, ang resulta. But patuloy kami kikilos para at least mabigyan sila ng nararapat na pag-aasikaso. Yun naman ay ayon sa proseso na nakalatag sa atin ng mga departments na nandito. So, patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Very open ang lines ng communication namin. And we are very, very thankful for that. Sir, two questions na lang. Follow-up lang po, sir. Nabubuhay pa po yung apat na pasahero po ngayon. Kumusta po sila as your employee po sa EDC? And pangalawa po, sir, by any chance, yung relatives po ba or kamag-anak nung mga apat na, yung apat na pasahero po yun, may parang, hindi naman natin hinahangad ko, parang may naging negative sila sa inyo, sa EDC, sa company? Yeah,
Nasabi ko na nga, pamilya kami. Diyan siguro sa tawag ng trabaho. Pagkatapos ng trabaho, isang turing namin kapamilya. So hindi madali. Matagal na panahon na nagsama-sama. At siguro kahit sino naman dito, pag nagsama-sama kayo na matagal, hindi magiging madali ang pagtanggap. At siguro matatagalan pa bago natin talaga maarok kung ano ang rason kung bakit nangyayari ang mga ganito. Ano. But ayun, pero sa family and then na koordinasyon at pakikipag-usap sa kanila ay ginawa natin. Nandiyan tayo sa lahat ng panahon nakakailanganin nila yung mga information na ibinibigay naman sa atin ng ating mayor dito at ang mga election na nararapat. Nandito kami lahat, sama-sama kami mula nung Sabado hanggang ngayon nandito kami at siguro patuloy pa rin kaming magkikipag-ugnayan sa kanila. Okay. Thank you po, sir. Thank you po. Siya naman ah, then si Jo, then si Jimmy. Yes, sir, good morning po. To be answered by Ma'am Cynthia Tumanat of Bicol International Airport. Do you consider, ma'am, yung pagkakaroon ng mas mapalawid pa po yung airworthiness inspection po sa mga Cessna planes natin since last January po is may ganito din pong insidente dun sa may part ng other part po ng Luzon. Is do you consider po yung ganun na mas palawigin pa yung inspection sa mga lahat po ng Cessna planes considering po kung kapag medyo luma na po sila. By the way, si Bombo Aiza po sa Bomborazo Legazpi. Okay, thank you. Sasagutin ko ng abot sa aking makakaya. Kasi kami po sa Bicol International, ZOCA, kami, focused po kami sa operations ng airport. May ibang sangay po sa civil aviation na talaga yun ang focus nila, yung tinatawag namin na FSIS, Flight Safety and Inspectorate Service. Ngayon doon naman po sa Cessna na sinasabi, may kanya-kanya po kasing owners, operators. So, with respect to that, yung maintenance and nandun na yun sa operator po. Ang saka-up lang, yung annual po ba ang ginagawa sa inspection? Ibig sabihin, andun yung may mga sangay kami saka-up na dedicated for the inspection and airworthiness ng mga eroplano. So, sa bagay na hanggang dun lang po ako makakasagot. Thank you. Si Jo, ano mo na? Thank you, Mayor. Tapos ikaw na. Okay, thank you so much, Mayor. Jo Rocco from Legislative News FM. Saka po, question ma'am, magiging malaking photo po ba or epekto ang kawalan po ng black box nung Cessna plane para sa gagawin niyo pong investigation? Sure. Ay ma'am, siguro ang best person in position to answer that question is Colonel Ronda from the AAIIB. Ma'am, Ronda po sa inyo naman. Sa pagsimpag kang abot mo, ang mga aeroplano, igwaki requirements para magka-igwaki black box na pigapot. So, sabi unta nga, weight requirements. Hindi yung aeroplano na na-involve sa accident, they nag-aabot duman sa weight requirements na magkaigwa ki black box. So in short, they hindi ki black box. So malaking effect to po ba to, sir? Talagawin yung investigation? Well, as far as the investigation is concerned, kung naaraman niyo so incident na niyo, we already started the gathering of documents as far as the pilots, the aircraft, to include pinganin na airworthiness. But it is still ongoing. So ngunyan, dahil ma-retrieve na yung mga body, itadala ang proseso duman. So the call pa kaming gigipon para makomplete ang investigation. Thank you, sir. Mayor, duman po sa duwang bangkay ka. Ako na, ako duwas na. Sabi mo mag duwang follow-up din kami. Sige, one last question, Mayor. Ano po ang gigibuhon to tabi, Mayor, kay itong duwang foreigner? Once na sila po ma-retrieve, i-cremate po ba sila o ipapadala sa Adelaide, Australia ng buo pa? Depende po yan sa family. Sila po mag-decide. Okay. Thank you, Mayor.
Okay. Okay, hey, Jimmy. Okay, thank you so much, Mayor. Jimmy Nasalita po of PBNDCGB. Ang question ko po, given the situation na bumakababa na yung mga bangkay ng pasahero ng Cessna plane, kanino po ito turnover ang mga labi? Soko. Pag na-turnover ng Soko, pinagugula kung baka tapos na sa operation. Sina na mo lang ma-process kito, sina na rin ma-turnover sa family. Follow-up question po, yung family ng mga victim, yung mga namatay, ano po nandito po sa area natin? O lalo na yung mga foreigner? EDC na po sa sagot yan. Kasi sila ang may coordination sa pamilya. Kasi yun lang po ang usapan namin. May kanya-kanya kami trono na linagay sa bawat isa sa amin. Kaya ang nakakawin sa family ng mga nakasakay ito, EDC. Okay. Ay, EDC? Sagutin mo siya. So ngayon siguro nararapat na masabi ko lang na patungunin sa mga pamilya ng mga nasawi at sa mga ahensyang dapat nating isangguni. So sa ngayon yun lang muna ang sagot namin para sa pag-in. Salamat. Good morning. Rights Marshall, Manila Times. My question is addressed to Kaap. Ma'am? Conflicting and confusing policy delays the rescue operation. It was blamed to Kaap. Even the governor blamed the Kaap for non-cooperative of your agency. And so your PIO, when I tried to reach him, he didn't reply. Okay. For some questions. What are the manuals for aviation accident which delays the disaster response of the multi-sectoral group, specifically the government agencies? Okay po, parte po ng Kaap, ino-observe namin yung mga procedures. May mga types of incident na kinakategorize namin as on-airport and off-airport. Sa procedure po, pag sinabing on-airport, yung incident din nangyari within the Kaap property o sa loob mismo ng airport. Pag off-airport, wala na po sa property ng Kaap, several meters away from the property of Kaap, we categorize that as off-airport. So sa nangyari po na to, siguro sa parte ng Kaap Bicol International, naibigay na po namin lahat ng detalye. Lumabas po sa social media at sa mga news na from the time na nag-take off yung subject aircraft at 6:43 to the time na nagkaroon ng reporting point si piloto abing the cement plant ng Kamalig at saka yung oras at altitude na binigay ng piloto ay naibigay namin sa publiko. At the same time, yung instruction po ng aming air traffic controller na mag-report 20 miles out. Ang problema po, after that, expected na dapat mag-report si piloto, hindi nakapag-report, kaya nagkaroon ng declaration na distress phase. So what we did is the same pa rin sa procedure na kailangan namin na i-confirm kung saan baka lang nakalapag sa Naga Airport, sa Daet Airport, but then after exerting all efforts na nasabi na wala doon sa mga possible na airports na pwedeng lapagan, so we decided to activate yung ating OCD. Kasi sa procedure po namin, pag off-airport, ang COCD ang kailangan namin i-contact. And then COCD naman has the procedure to contact all the concerned agencies. Kaya sa part ng Kaapo, doon natapos. So we did not expect na pupunta po sa Mayon because ang flight path naman talaga is really, meron naman talagang established flight path sa mga ganyang operations. In this case, VFR o visual flight ang ginamit. So, siguro naman na ibigay namin yung tama at appropriate na information sa public. After the loss of communication, wala na po kami. And then we really appreciate the effort of the Kamalig local government. Napakalaking bagay.
And then, yun nga po, sa procedure talaga kami nagfa-follow. Off-airport po kasi. So, ang incident commander po doon, kung sino may jurisdiction doon sa area na yun. In this case, si Mayor Baldo po. Salamat. Follow up po. Ma'am, do you think do we need more Azor drill after the incident? Kasi few years ago, during the incumbency of Governor Joey, I remember now we conducted the SAR year-round. It's a year-round SAR, including the aviation. I remember, Colonel Ronda, you were there during the time of Colonel Molina. We were there, we were flying, hovering around the Mayon volcano, the extrication procedure, which did not commence during the past few years after the incumbency of Governor Joey Salceda. Could this be done again with this current situation after the incident of Cessna plane in crash? Actually, we have established yung tinatawag namin na airport emergency plan. Activated naman po yun. And what we need is really yung tinatawag natin tabletop exercise, which na talagang naka-program na for this year. Meron na kami mga schedule even without this incident happened, no? So, naka-calendarized na po yun. And then we also review yung aming procedure. Kasi dito malaking bagay po ito sa debriefing. Saan ba dapat i-improve o enhance yung aming mga parte as far as CAAP is concerned. Alam mo. Okay, wala na. Okay, sige. Last two na lang siguro. Ay, hello, ma'am. A continuation lang po, ma'am, Cynthia. Before po yung incident na ito ng Cessna 348, is meron po ba kayong any records? Yung nakalipas po na flight or last flight po nitong Cessna 348 po? Or kumusta po yung record nito? And then yung pilot po, yung medical record din po ng pilot, ma'am? Yung itong subject aircraft na to, kung lumipad na nang lumipad sa Bicol. Yes po, yes po. Oo, okay naman, walang problema po. Mm-mm. Yung ano po, ma'am, yung medical record po ng pilot is kumusta po? May po sa inyong nakaabot na ano? Wala sa position to na magsalita regarding sa medical kasi may ibang ahenta department po ng CAAP ang nag-handle when it comes to physical ano ng crew. Opo, opo. Do you think, ma'am, considering na yung nangyari po is error po ng pilot or wala pa rin po na? Mahirap mag-conclude kasi nasa investigation pa. Sige po. Thank you, ma'am. Okay. Sagutin ko na lang yung regarding sa medical. Ang mga piloto, starting from 40 years old, they are required to undergo medical examination every 6 months. At this is na pwedeng lumipat kung hindi current ang medical records nila. So with this concerned pilot, we assume that his medical record is current, but it is still subject for review. Kaya nga, isa yan sa mga documents na pre-review namin as part of the aircraft investigation is concerned. So, sir, sa congratulate na si Mr. Jack Pugada. Ma'am, yung ating mga investigator, kasi nandun na sa taas yung ating mga response team, kahapon ba may pinadala rin ngayon na investigator dun sa cross-site as of now? Given the situation na yung area nga is mataas, through the help of the responders under Mayor Baldo, nagbigay na kami ng instructions, specific instructions kung anong gagawin nila. Of course. Okay, so yan, natabi pa din. Aha, sige. Niya to, mga tugang, yan. Mga hapot, gabos na naihapot, and sinimbag naman kan mga proper, mga concern na mga persons, agency, may kinaraman din sa paglayo, gasin pagbagsak. Kana Cessna plane na yaon dyan sa Tuktukpakan, Bulkang Mayon. Roger. Sabi pa rin, ang sa tuyang pagtukoy guys sa press conference, Gineburigi, Sampangan Municipal Hall, kan panuhanin kamaligalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. Sige po tabi, no. Salamat din maray, kumpadreng Jimmy.
Tingog Kanbanu. Salamat man kan sa inyo pagantabay. Sa aga na lang tabi sa Tingog Kanbanu at tadya na hapon dahil kitang Bicol target. Paguro istoryahan ta na chronology events sa sinibapa na mga developments kayan. We pray for the safety kan mga nagbababa ng iyan na mga responders ta mas delikado po ang pagbaba hali dyan sa may ngimot kan bulkan ba yun. Salamat amang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang